ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiupo po muna ang lahat. Noong nakaraang linggo, ang mahal na ina ng laging saklolo ay nakatanggap ng 1,728 mga liham ng kahilingan at 200 mga liham ng mga pasasalamat. At sa mga liham ng pasasalamat na ito, 6 para sa espiritual na biyaya, 7 para sa kapayapaan sa tahanan, 2 para sa pagkakasundo, 4 para sa katuwang sa buhay, 13 para sa kalusugan at pagaling, 1 para sa kaligtasan sa mga sakuna, 3 para sa pagkakaroon ng anak, 5 para sa tulong pinansyal, 1 para sa pag-aaral, 3 para sa pagpasa sa eksamen, 7 para sa lokal na trabaho, at 4 para sa material na biyaya, at 144 para sa lahat ng mga biyaya. At narito po ang isang sulat mula sa ating kapwa deboto. February 26, 2020. Dear Mother of Perpetual Help, mahal na ina ng laging saklolo at sa anak niyo na si Jesus, buong puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Napakabuti niyo po sa akin sa kabila ng aking mga pagkukulang at sa mga kasalanan bilang tao, ay patuloy kayong gumagabay at nakikinig sa aking mga kahilingan. Nagnonobena po uli ako nitong nakaraang taong 2019 para sa 2 kahilingan. Una, mabili namin ang pinapangarap namin na lupa upang mapatayuan namin ng bahay balang araw. At pangalawa po, ay magkakaroon ng 1 baby boy. Patapos pa lang po ako sa 9 na araw na pagnonobena, natupad po agad ang una kong kahilingan. Ni hindi po namin alam kung paano namin nabili ang lupa, gayong wala kaming sapat na ipon para pambili. Milagro po talaga ang nangyari dahil may mga blessing na dumating para maihabol namin ang bayad, kung hindi ay mapupunta na po sa ibang buyer ang lupa. Pagkalipas naman po ng 4 na buwan, ay nabuntis ako. Last February 23, 2020, ay nagpa-ultrasound po ako kasama ang aking asawa, at halos maiyak kami sa tuwa nang sinabi ng doktor na baby boy. Dahil po ang panganay ay girl, kaya hiniling ko na sana baby boy para kompleto na. Isa lang po ang masasabi ko, mahal na ina at sa ating makapangyariang Diyos, na hindi ko po kayang mabuhay nang wala kayo sa puso ko at sa buhay ko. Andiyan po kayo lagi para sa akin na laging gumagabay.
Kaya ipinapangako ko po na habang buhay ko kayong sasambahin, Panginoon, at tutulong po ako sa aking kapwa kahit sa simpleng paraan. Mahal na mahal ko po kayo at salamat po sa lahat, mahal na ina, sa lahat ng iyong panalangin. At ang sulat po ay nilagdaan. Magsitayo na po ang lahat para sa awiting Birheng Maria, Tala sa Umaga. Ibinigay ka sa amin, Jesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala. Sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos at ipunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mo maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay.
Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila, samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Mapaghilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang-aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia, hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging buwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming buwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amin. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging tapat kami sa mga ipinangako namin ng kami binyagan, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya, masintahing ina, ipanalangin mo kami.
upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na may pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin na masama. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang pangalagaan at anyatan namin ng kakilikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang ipaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin ang pag-ibig. Tahimik na idalangin ang mga pansariling hangarin. Lahat po, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amin. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Berheng Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ng Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinapangako namin na ang aming buhay ay tutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiyano
upang matapos naming maitalaga sa iyong aming sarili sa buhay at kamatayan ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo na po ang lahat at awitin natin ang Birheng Mahal. Sa Diyos ang ating mga panalangin at intensyon at isama din natin ang ating, sa ating panalangin at intensyon ngayon ang mga kapatid nating nakatutok sa atin sa TV Maria. Tayo na po'y magsimula sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kahinaan sa panahon na sinusunod natin ang ating gusto, hindi ang kagustuhan ng Diyos, upang tayo'y marapat gumanap sa banal na misang ito. Sabay-sabay po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Oh.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive at pagkaraan ng 40 araw, naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagdalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang mga paghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Nineveh, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po, mga kapatid, sa pananampalataya. Pwede po ba nating sabihin sa ating katabi, magandang umaga po, kamusta po? Ayan, dahil sa inyong mga ngiti ay naging maganda ang ating pagtitipon ngayon. Una, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat kasama natin ngayon ang TV Maria sa patuloy nilang pagbibigay ng kanilang sarili para sa evangelisasyon. Ginagamit ang media para ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa management, staff, and crew ng TV Maria, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating mga deboto ngayong araw. Mga kapatid, ano ba ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito sa ating lahat? Kung ating pinag-iisipan ang ating pagsunod sa Panginoon, ang ating pananampalataya, ano kaya ang matingkad na palatandaan na mahal natin ang Diyos at mahal tayo ng Panginoon? Kanina, bago magsimula ang misa, kipag-usap ako sa mga church volunteer dito at ang sabi nila, "Father, palatandaan na mahal kami ng Diyos ay yung buhay pa ako." Tapos, yung kahit na maraming problema, ay mayroon pa rin biyaya dumarating. Yung isa naman, sabi niya, "Ay Father, yung grasya na araw-araw na natatanggap ko." Abay, napakaganda yan o. Napalatandaan na tayo ay minamahal ng Diyos at minamahal natin siya. Kaya ito ang mensahe sa ating lahat na naririto ngayon, mga kapatid. Ngunit sa ating pananampalataya, may isang palatandaan na tayo ay mahal na mahal ng Panginoon. At walang iba yun kundi kapatid yung krus. Pag tayo ay nakakalimot sa Diyos, pag tayo ay nanghihina, pag tayo ay parang wala na yata ang Diyos sa aking puso at aking buhay, marami na yata akong pinagdadaanan na problema. Nasa bingit ng kamatayan na yata ako ngayon. Titingin ako sa krus at babalik ako muli sa pag-ibig ng Panginoon sa akin. Krus, ilang letra ba yan? Apat.
Letter K, kababaang loob ng Diyos na maging tao siya para makasama tayong lahat. Sabi nga ni San Agustin, isang kilalang theologian, ang anak ng Diyos ay naging tao upang ang mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Kababaang loob ng Panginoon, the very covenant of God, I am the Emmanuel who is always with you. Kababaang loob niya na makasama tayong lahat. Letter R, relasyon. Ang ating pananampalataya sa Panginoon ay nagbunga ng dahil sa pagkikita ng puso ng Diyos at ng tao. At sa pagkikitang ito, nabuo ang love story. Relasyon ng Diyos sa atin at relasyon natin sa Diyos. Kaya hindi tayo matitinag pag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, sapagkat babalikan natin ang ating malalim na relasyon sa Diyos. Letter U, umibig. Again and again, our life is the fruit of that love of God. And our joy, and our graces, our safety is the fruits of that love. Umibig sa atin ang Diyos. At ang panawagan sa ating lahat, lalo-lalo na din sa mga nakikinig at nanonood na sumasabay-bay sa TV Maria, patuloy tayong umibig. Umibig na ang Diyos. Ikaw hindi pa umiibig. Ito ang hamon sa ating lahat, mga deboto ng mahal na ina. At ang last na letter, mga kapatid, letter S, sangkatauhan. Because the very purpose of our life is not only for us. Our devotion, mga kapatid, ay hindi lang para sa ating sarili. Ang ating devotion ay dumaloy nawa sa sangkatauhan, meaning mission. Debo, mission. Ito ang hangarin ng Diyos sa atin. Na yakapin natin ang pag-ibig niya, yakapin natin ang mga pagsubok sa ating buhay, anuman iyan konteksto, nasa media ka man, nasa simbahan ka man, nasa pamilya ka man, nasa national government ka man, o anuman ang konteksto ng profession mo, yakapin mo ang iyong krus at ibigay mo ang iyong sarili sa sangkatauhan. Ito ang hamon ng ating pagtitipon ngayon, mga kapatid. Malaki at magandang palatandaan ng pag-ibig sa atin ng Diyos ay yung krus. Ngunit ang hamon din sa ating lahat na naririto ngayon ay tingnan din ang krus sa ating kapaligiran. Krus ng ating Mother Nature na wawasak na dahil din sa coronavirus. Hindi nagiging maayos ang balanse ng ating Mother Nature. Krus ng mga nagtatanim ng palay ang palaging sigaw, palay, hindi bala. Ang krus ng mga IPs at lumad na binobomba ang kanilang mga school. Ang krus ng mga mahihirap na pinapatay. And we say always, I am the followers and faithful to Christ. I am a devotee of our Mother of Perpetual Help. Pero pag pinapatay at patayin yan, yehey! Krus ng sangkatauhan. At ang krus ng ating mga pamilya, OFWs. Krus ng nasa media, alam ninyo yan. Ito ang mga hamon sa ating lahat na nawa sa pagbitbit natin ang ating krus, atin din tingnan ang krus sa ating kapaligiran, sapagkat sinasabi ng Panginoon, ang sugat at sakit ng sambayanan ay sugat at sakit ni Kristo. Kaya mga kapatid, sa ating pag-uwi mamaya, pagilayan natin, ano ba talaga ang tanda ng pag-ibig ko sa Diyos, at ano ba talaga ang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa akin?
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya ay kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo, ang kamtin ang sambayanan banal para sa iyo. Pinagtiisa niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa Oh,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, inabot niya ang tinapay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan na ibinubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo at maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jesse na aming Obispo, ang tanang kaparian, Relioso, Reliosa, Laiko na tinipon mo ngayon dito sa iyong dambana. Mga kapatid, sa katahimikan po, isama natin sa ating misa ngayon ang ating pamilya, kakilala, mga kaibigan na namatay na. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't manging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen na ina ng Diyos. Kaisa ng lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, Redemptorist Saints, Saints Alphonsus, Gerard, Clemente, John Neumann, Blessed Maria Costa Rosa, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan.
Mga kapatid, sa tagubilin na nakakagaling na utos ng ating Panginoon, lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Alam naman ng Diyos na tayo ay nagmamahal sa Kanya. At ang tanda nun, marunong tayong ngumiti sa bawat isa. Mga kapatid, magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan at pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad tayo ngayon na kanyang personal na inanyayahan sa kanyang piging. Sabay-sabay po, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Paunawa po sa lahat, mangyari po lamang na gamitin natin ang ating kamay sa pagtanggap ng banal na komunyon bilang pag-iingat sa coronavirus. Maraming salamat po. Thank you.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa mga may sakit.
Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw pong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman. Ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Manatili po tayong nakaluhod. Oratio Imperata. Diyos Amang namin, naninigluhod kami na mabigyan ng proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na kumitil ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Biyayaan ninyo po ng grasya ang mga taong inatasan na mapag-aral ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gabayan mo po ang isip at kamay ng mga dalubhasa sa kalusugan upang magampanan ang tungkulin nila ng buong husay at malasakit. Gabayan niyo rin po ang mga kawani ng pamahalaan at mga pribadong institusyon na naway kanilang matagpuan ang lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Nagsusumamo rin po kami na mahilom ang karamdaman ng mga naapektuhan. Ipagkaloob mo po sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina ng laging saklolo, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, panalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Bago po ang final na pagbabasbas, maraming salamat po sa Redemptory staffs, Shrine Volunteers sa inyong pagsiserve ngayong umaga, at sa management and staff ng crew at lahat ng mga nakikipag-ugnayan sa TV Maria. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating novena ngayon. Tayo ay nanyayahan ng Panginoon na patuloy na magmahal at mag-build ng relationship sa bawat isa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawang pagsaluhin ng iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Basbasan kayo ng mapagmahal na Panginoon ang buo niyong pamilya sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, hindi dito nagtatapos ang misa. Ipagpapatuloy natin ito sa pagyakap natin bilang mga bagong misyonero ng pag-ibig sa bawat isa. Salamat sa Diyos.